mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, noong una'y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Dati, tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang Salita ng Diyos. Tayo'y sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Tayo'y sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya kabilang sa Kanyang kawan. Tayo'y sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Tayo'y sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan, siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Tayo'y sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito, "Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana." Kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Ah, gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay, kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipo ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw, mga kaparokya. Tara po, sa bagong linggong ito, pagnilay tayo sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo. May nabasa po ako na quotation. Sabi po,
money is like seawater. The more you drink, the thirstier you become. Ano nga ba naman ang kabalintunaan ng tubig dagat, di ba? Tubig naman siya. Pero pag kininom natin, lalo tayo nauuhaw. Aba, for sure, pag nagsiswimming po tayo, nakakaranas tayo nito, nakakainom tayo ng tubig alat. Na bagamat tubig, imbis na tayo ay maging okay, papawi yung uhaw, eh lalo pala tayo magiging uhaw dahil sa tubig dagat. Money is like seawater. The more you drink, the thirstier you become. Alam nyo mga pati na ating ebanghelyo ngayong araw na ito ayon kay San Lucas, unfortunately, most of the time, this gospel reading is translated this way, that money is evil. Masama ang maging mayaman, masama ang magkaroon ng pera. Totoo nga ba talaga yan, Father? Yan ba talaga ang tinuturo ni Jesus? Yan ba talaga ang tinuturo ng simbahan? My dear friends, ang sagot ay, no, hindi. Hindi yan ang punto ng ating ebanghelyo. Magandang usisain natin, two parts po kasi ating gospel reading. First part, yung appeal kay Jesus na mag-arbitrate dun sa hindi pagkakaintindihan ng dalawang magkapatid dahil sa mana. At yung pangalawa, yung sinasabing parable of the rich fool. At wala dito sinasabi si Jesus na masamang maging mayaman. Kung tutusin pa nga, napakahalaga ng kayamanan para sa buhay natin sa mundo. Pero anong pinapalala sa atin? Merong mas importanteng yaman. Merong mas matimbang na kayamanan na dapat nating pagsumikapan. At ito, mga patid, ang buhay na walang hanggan. Diba sabi nga ni Jesus, store up for yourselves treasures in heaven. At paano ba mag-store up ng treasures in heaven? Paano ba natin ito maintindihan? Tatlong letter E, madaling tandaan. Unang letter E is earn. Kung titignan at pinakinggan natin ang mabuti ang ating ebanghelyo ngayon, lalo na yung second part, yung parable of the rich fool. Wala pong sinabi na kinita o nag-earn itong lalaking mayaman na ito dahil sa katiwalian o kasamaan. Wala. For sure, pinagsikapan niya ito. For sure, ginawa niya yung the best niya. At mga kapatid, there is no shame in earning for something for yourself, especially if it is done for the right purpose, the right reason, and the right way or the right move. Pero anong naging problema? Nakalimutan nitong rich fool na ito na meron pang mas importante na dapat i-earn. At yun yung sinasabi natin, treasures in heaven. Sapagkat mga patid, katotohanan ng buhay, real talk lang, may mga bagay na hindi mabibili ng pera. At madalas mga patid, ito po yung matinatawag nating priceless. Mga bagay na hindi mabibili ng salapi. Saya, fulfillment, kapatawaran, pagkaibigan, pagmamahal. There are certain things that money cannot earn. At ito yung dapat nating pagsumikapang i-earn, mga kapatid. Ang mga kayamanan na hindi mabubulok, hindi mawawala, hindi mauubos, hindi makukuha ng sino mang iba. Ang kayamanan ng kalooban. Yan ang dapat nating i-earn. Ang yaman ng puso. Pangalawang letter E is excess. Mga kapatid, narinig din natin sa ating ebanghelyo, gustong magpalaki ng barn itong rich fool sapagkat hindi na mapagkasya yung kanyang kayamanan. Alam niyo mga kapatid, naalala ko po dito ang katuruan ni St. Thomas Aquinas. Sabi niya, anything in excess is not yours. It's for someone else. Kung anong sobrang meron ka, hindi yan para sa iyo. Para yan sa iba. Oo nga, ano? Magandang suriin at tignan natin yung mga cabinet natin, yung mga gamit natin, ano ba yung mga sobra dyan? Baka nga hindi yan para sa atin, baka yan ay para sa iba. Magandang paalala, ang sobra natin, hindi para atin. At gumawa tayo ng paraan upang may bahagi natin ito. At mga kapatid, alam niyo po, minsan ang hirap kapag ang dami natin excess,
ano nangyayari? Ang hirap ding magbitbit. Nung lumipat po ako ng parokya, ako po, yung mga aking mga staff, alam ito, ang dami-dami ko pong dalang sapatos. At nagkataon nga po na isang buong van, punong-puno po ng sapatos. At minsan napapaisip ako, anin ko ba ganito karaming sapatos? Anything in excess is not yours. Baka magandang i-consider natin, paano ba tayo magagawa ng paraan para mabahagi ito sa iba? Anong pangatlong letter E, mapatid? Exceed. Ang challenge sa atin, sa pagpapatuloy natin pang araw-araw buhay, higitan pa ang maaari nating ibigay sa Panginoon. Ito yung nakakalungkot dito sa rich fool. Kaya siya fool kasi he forgot something. Hindi niya naalala na merong iba. Hindi niya naalala na meron siyang kapwa. Ang inisip lang niya, ako, sarili ko, sariling pangangailangan at kapakanan ko. Kaya siya naging fool. Nakalimutan niyang merong ibang tao. At ang hamon sa atin is to exceed, lumagpas pa. Madaling tumingin sa sarili, madaling unahin ang kapakanan ng sarili. Pero kailangan lagpasan ang paningin sa sarili at makita din ang pangangailangan ng iba. At the same time, ano pang kailangan natin mag-exceed? Kailangan ma-exceed din natin yung ating tendency na isipin na ang yaman ng mundo lamang ang mahalaga. Hindi. Meron ding yaman ng kalooban, yaman ng kalangitan. Store up for yourselves treasures in heaven. Mga bagay na hindi mabibili ng kayamanan. Mga bagay na hindi mababayaran ng pera. Pero mahalaga at dapat nating pagsumikapan. Tatlong E, madaling tandaan. Earn, excess, exceed. Pagsumikapan natin makamtan ang kayamanan ng kalooban, ang kayamanan ng kalangitan. Hindi kasalanan ang magkaroon ng kayamanan. Nakadepende pa nga dito sa paggamit natin ng wasto o sa pag-abuso nito kung ito ay magdudulot sa atin ng kaligtasan o kapahamakan. Tara mga kapatid, let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, ikaw po ang Diyos ng biyaya at nagpapasalamat kami sa mga biyayang binibigay mo sa amin, bagamat kami hindi karapat-dapat at madalas nagkukulang pa. Salamat Panginoon sapagkat tinuruan mo kami ng simpleng pamumuhay, payak na pagpili, at salamat Lord kasi tinuturuan mo kami maging kontento sa kung ano man na meron kami. Lord, bless you po kaming lahat. Nawa pag sumikapan namin makamtan ang kayamanan ng kalooban at kalangitan, alalahanin na mga sobra sa aming buhay ay hindi para sa amin, kundi para sa nangangailangan. At higit sa lahat ay higitan pa namin ang aming pagsusumikap sa pang-araw-araw, hindi lamang para sa kayamanan ng lupa, kundi sa kayamanan sa langit. Linaan ito sa aling Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat mga kapatid sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Shout out po sa lahat ng ating mga naghahanap buhay, mga uring manggagawa na sumusubaybay sa ating mga palatuntunan sa TV Maria. Lala po ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Salamat po kasi you have time na mag-earn din ng kayamanan sa kalangitan sa pamamagitan ng pagninilay sa salita ng Diyos, pagninilay tungkol sa buhay natin, at syempre, gabay ng ating Panginoong Kristo. Kaya, shoutout sa inyo at mag-iingat po kayo palagi. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless and we'll see you soon.